sino ba talaga si Coach Jomar bago nag-1OT? Okay, so makilala muna po ah. Jomar Bernula po from the province of Bacolod. Okay, so ang buhay ko po dati ay as in sobrang hirap po. At age of 6 years old, nagtatrabaho na po ako sa tubuhan para lang makakain. Grabe. Ganun ang umpisa ko ng buhay ko. Sabi ko sa sarili ko noon, ano ba ang gagawin ko para magbago ang buhay ko? Okay. So from province of Bacolod, napunta sa Maynila. Nakala ko ang ganda ng buhay. Pero nung napunta po ako sa Maynila, mas mahirap po pala ang buhay. Lalo na po pag wala ka palang hanap buhay nito. So, self-supporting po ako. Kasi nga po, nakagraduate ako ng elementary, sariling sika. Lahat ng study ginawa ko, nagtinda ng yellow, nagpa-ending, wow! Nagbabasketball para lang may pambaon. Okay, pagka-graduate ko ng ng elementary, punta naman ng high school, nag-isip na naman ako kung paano ako makagraduate ng high school kasi nga, hindi ako kayang paaralin ng aking mga magulang. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan ko makagraduate kasi yung dalawang kapatid ko hindi nakagraduate. Sabi ko dapat meron akong marating sa buhay. Kaya nagsumikap ako, so ang ginawa ko noon ay kinausap ko yung tita ko na maglabada ako sa kanya. Ako maglalaban ng damit niya para meron lang akong pamasahe. Wow! Grabe. Kaya nga, nung along the way na ginagawa ko yon hanggang sa natapos ko yung pag-aaral ko sa high school, ang sabi ko, kailangan makapagtrabaho ko kasi gusto ko matulungan din ang aking mga kapatid. Ayoko na, ako lang ang gumraduate. So maganda naman doon sa pagtatrabaho ko bilang delivery man. Actually, hindi ako nag-umpisa as delivery man, taga-bukas ang nanggit. Year 2002, nung nag-graduate ako, naganap agad ako ng trabaho. Ang maganda naman doon, nakapasok agad ako. Pero, ang sahod ko that time, 2.5 lang. Ang sabi ko, sinusubukan na siguro ako ng boss ko. Kaya nung ginawa ko, pinakita ko yung best ko para tumaas yung sahod ko. So, after 1 month, tinaasan yun naman, na-promote as repacker. After noon, naging delivery man. So, 14 years ko siyang ginawa. Hanggang sa nawalan ako ng trabaho kasi yung company namin ay nagsara. Okay? So, naging takatak boys or nagbebenta po ako ng sigarilyo para lang mabuhay doon sa may luneta. Kung alam niyo po yung luneta, yan po, ang dami pong gumagala dyan. At the same time, dyan na rin po ako natutulong. Grabe, grabe. So, grabe, yung, alam mo, Coach Jomar, medyo nakarelate ako, ano, kasi parehas pala tayo ng pinagdaanan. Siguro, I would assume si Coach Gab and Coach Lester, parehas din ang pinagdaanan, hindi naging masaya ang ating kabataan kasi sa batang edad, medyo talagang nabugbog tayo sa trabaho. Pero, tingnan niyo naman po ngayon si Coach Jomar, di ba? Halata pa bang, mukha pa bang takatak boys yan? Oh, para na po siyang sinusyutan. No? So, next question po siguro, Coach Jomar. So, gaano ka nakatagal dito kay Opti and kumusta naman yung naging journey mo? Okay, so, kay Opti, naka 2016 nandito na ako. Okay? 2017, hindi ko siya tinrabaho. Kasi nga, that time, admin po ako sa company ko. So, nagpapasalamat pa chairman kasi pinagkatiwalaan niya ako sa company niya. Pero, 2018 ko lang po talaga ginawa si 1OT. Okay, sabi ko, gusto ko rin marating ang mga narating ng mga kasama ko. Like Coach Lester, Coach Jack, Coach Hans. Kaya I decide na lumabas muna sa admin at nagpaalam kay chairman. At ang maganda lang doon, pinayagan ako ni chairman. Paglabas ko po, after 1 year ko siyang ginawa, may mga achievement ko akong nakita. Pinagkaroon po ako ng sasakyan after 1 year. Wow, grabe! So, kung gaano nakatagal ko po dito ginawa si Opti, 4 years ko pa lang po siya ginagawa, si 1OT. Grabe, naging madali ba, consumer? Kasi, ito guys, gusto ko lang i-share sa inyo, ano, totoo yan eh. Kasi nung dumating kami kay Opti, actually, si Coach Jomar na kay Opti na. Pero yun niya, at that time po kasi, si Opti hindi pa talaga nag-ooperate full scale as a networking company. So sila po yung mga tao ni chairman, sila po yung mga pinagkatiwalaan ni chairman. So kung meron man po pinagkakatiwalaan si chairman, bago kami dumating ni Coach Gab, si Coach Jomar yun. Tapos yun na po, siya po yung nagbibigay ng payout namin.
No, tuwing, kasi admin siya eh. Yung trabaho niya, magbigay ng payout namin, mag-process na request namin, tagabigay ng order namin. Siguro guys, nakikita ni Coach Jomar na tuwing nagpi-payout kami, mas malaki ang sweldo namin sa kanya. Kaya ginawa niya, nagpaalam po siya kay Chairman. At yun nga, ginawa na po niya yung network marketing. So imagine that's only 2018, pero in a short period of time, grabe, lumaki ng lumaki. Pero I know, hindi naging madali yung journey mo, di ba, Coach Jomar? Yes po. So, ang naging journey ko kay Opti, paglabas ko ng admin, hindi siya naging madali. Pero nandun yung vision ko na nakita ko kasi kung anong naging resulta ng mga kasama ko dito, na si Coach Hans, Coach Gab, Coach Lester, at yung iba pang mga leaders. Kaya, nung nag-umpisa kami, alam niyo po yung Baywalk, 7-Eleven, balik pa rin po sa Luneta. Bakit po? Doon kami natutulog. Ng isang leader na nakamotor lang kami. As in, doon kami pagkatapos na yung mati ng training, dahil walang pamasahe pa uwi, doon na kami natutulog. Ay, grabe. Pagising sa umaga, kape at tinapay lang, at ang lagi lang namin sinasabi, isang araw, magiging maganda rin ang buhay namin. Napapailing ako sa mga kwento. Imagine you guys, no, kayo ba, naranasan nyo na bang matulog sa Luneta? Kasi si Coach Jomar, naranasan nila na nagsisimula sila. Pero, ano-ano yung mga, ilan sa mga naging challenge mo, Coach Jomar? Saan part ka nahihirapan sa pagde-network mo dito kay 1OP? Okay, so, nahihirapan ako unang-una sa paghahanap ng mga taong maniniwala sa akin. Kasi bakit po, wala silang makitang resulta sa amin, hindi naman ganun paganda yung suot namin. So, flyers kami, alok ng alok, ang daming tumanggi. So, sobrang hirap niya kasi wala ka ng pamasahe minsan. Kaya kung saan-saan ka nalang matutulog at minsan, ang biskuit lang ang kakainin mo. Ganun kahirap siya. Grabe. Parang si, naalala ko tuloy si Coach Marvin Bertudes, no? Araw-araw, sinusurvive niya. Yung pag-o-opti niya, para lang makapag-biscuit. Pero totoo yan, kasi kahit ako, ang na-experience ko nung bago, yung tinatawag na flyering, no? Kasi ngayon, bihira na yung gumagawa niyan, magpa-flyers. Pero during our time, ladies and gentlemen, talagang makita mo, hindi po ganyan ang kulay ng balat ni Coach Jomar. Bilad yan sa araw. Kasi maghapon po yan, nag-aabot sila ng flyers, nakilala nila. Minsan sa harapan nila, nilalabukos yung flyers. Tinatapon yan, pero masakit. Actually guys, naranasan namin yan, napakasakit ng ano experience. Pero you just have to believe in your dreams. Kailangan lang maniwala ka sa pangarap mo. Kasi yung sakit, sakit lang yun eh. Pero pag hindi ka naniwala sa pangarap mo or nag-quit ka, eh kumusta naman kaya habang buhay na pasakit yan. So grabe. And so far, ano naman po yung mga magagandang na gawa ni 1OP sa buhay mo, Coach Jomar? Kaya yung nagawa sa akin ni Opti, unang-una, nabigay ko yung mga pangangailangan ng anak ko. Yun? Napaaral ko yung anak ko sa private school. At yung nanay ko po, hindi na po nagko-commute. At tuwang-tuwa yung nanay ko kasi yung nanay ko po ay mababaw lang po. Yung mabigyan mo lang siya ng pera na mabili niya ang gusto niya, sobrang saya po niya. Kaya the same time, nakakatulong na po ako sa aking mga kapatid. Ano-ano kaya yung maibigay mong tips or gusto ma-share mong tips, Coach Jomar, dun sa mga bago pa lang, nais maging successful katulad mo? Ano ba yung tingin mong mensahe na gustong i-share sa kanila sa mga oras na ito? Don't give up. Yun, tama. Kung may pangarap ka, huwag kang sumuko hanggat hindi mo maubukan. Kasi ang pagsuko ay parang sinabi mo na rin na ayaw mo magbago ang buhay mo. Tama. Kapag sumuko ka, para ka na rin sumuko na ibigay yung buhay na gusto ng pamilya mo at buhay na gusto mo. So kung may pangarap ka, gaano man kahirap yan, gaano man kadami problema ang dumating, tuloy-tuloy ka lang hanggang makuha mo. Kasi minsan nang dumating ang opportunity na pwedeng baguhin ang buhay mo, correct, okay lang na mapagod ka dito. Kahit anong mangyari, kasi nakikita mo na yung future mo eh. Kasi marami nang nakita kang may resulta. Kaya ilaban mo na siya. Bakit? Maganda kasi ang magiging resulta kapag nilaban mo yung iyong pangarap.
Tama. Ang tip ni Coach Jomar, whatever happened, don't quit. Kasi tama eh. Pag ikaw nag-quit kasi, maraming mga bago members or mga members na minsan ganito katwiri nila, magpo-quit ako para hindi kumita upline ko. E di mag-quit ka kasi hindi lang naman ikaw ang downline na upline. Tandaan mo, kahit mag-quit ka pa, si Opti ay Opti. Si Opti ay patuloy na lalaki, si Opti ay patuloy na dadami, patuloy na sasabog, we are going global, sumabay ka man o hindi. No, mag-quit ka, at the end of the day, ang gini-give up mo, tama yung sinabi ni Coach Jomar, ang gini-give up mo, hindi po yung sarili mo, kung hindi pangarap mo sa anak mo, magandang future sa anak mo, and especially po yung magandang buhay na naghihintay sana sa'yo.